Una po natin dapat malaman dito sa lesson 29 ay ang ano ang pagkakaiba ng transitive verb sa intransitive verb. Okay po? Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Kagaya ng palagi kong sinasabi, kapag transitive verb, more on sinasabi niyo lang yung action ng isang tao. Pero kapag naman sinabi yung transitive verb, more on sinasabi ninyo kung ano yung status ng isang bagay. Okay? Ngayon, syempre, sa mga transitive sa intransitive verb, pag meron kayong transitive verb, most of the time, meron din siyang transitive verb. Okay po? Ngayon, para mas malino po, tingnan po natin yung example natin. Meron tayong verbs po dito na transitive verb. Then, parehas din po siya ng intransitive verb. Okay po? Sabihin, may verb na transitive na meron siyang intransitive verb. Okay po? Ngayon, tingnan po ninyo yung unang example. Dito po sa unang example natin is meron tayong transitive verb. Okay po? Meron tayong dowa o akemas. Okay po? So, akemas, yan po is transitive verb. Ibig sabihin po, meron po siyang doer. Okay po? So, kapag sinabi ninyong dowa o akemas, okay? Ang ibig sabihin po nito ay... Bubuksan ang pinto. Okay po? Ngayon, so... Intransitive verb naman po is dowa ga akimas. Okay? Kung papansin po ninyo, halos parehas lang po sila. Siyempre, kagaya ng sinabi ko, transitive verb yan po is particle. O, intransitive verb yan naman po ay particle ga. Okay po? So, dowa ga akimas naman po to. So, dowa o akimas, ibig sabihin is bubuksan ng pinto. Ngayon, ano naman pong ibig sabihin ng dowa ga akimas? Okay po? Kapag naman yan is dowa ga akimas or intransitive verb, kagaya ng sinabi ko dati, yan po is sasabihin nyo lang kung anong status po ng noun po ninyo. Okay? So, dowa ga akimas, ibig sabihin po nito ay magbubukas ang pinto. Okay po? Magbubukas ang pinto. Tingnan nyo po ang kaibahan po ng dalawa. Ito pong isa is bubuksan ang pinto. Kapag naman po intransitive verb, sinasabi nyo lang na ang pinto ay magbubukas or magbubukas ang pinto. Okay po? Yun po yung kaibahan po ng dalawa. Okay? Transitive verb, more on sinasabi nyo yung action. Intransitive verb, more on sinasabi nyo yung status po ng noun po ninyo or nung isang bagay po. Yun po. Okay? Ngayon, tingnan nyo pa po yung isang example. Meron po tayong kuruma o tomemas. Okay? So, meron tayong tomemas dito. Okay? Kagaya ng sinabi ko, kapag transitive verb, more on laging particle o yung object nila. So, kuruma o tomemas. Ano ba yung tomemas? Tomemas po is to stop. So, kuruma o tomemas, ibig sabihin po niyan is... I-stop ang kotse. I-stop ang kotse. Okay po. Ngayon, so syempre, sa tomemas po, meron po tayong katumbas po niyan sa intransitive verb. Okay? Ang katumbas po ng tomemas sa intransitive verb ay meron tayong kurumaga, then meron tayong tomarimas. Okay? Tomemas and tomarimas. Okay? So, kurumaga, tomarimas. So, kung kanina meron tayong kuruma o tomemas na ibig sabihin, i-stop ang kotse. Halimbawa, si Tantan Sensei ay i-stop ang kotse. Maliwanag po. So, ngayon, kapag naman sinabing kurumaga, tomarimas, iba na pong ibig sabihin yan. Kurumaga, tomarimas, ang ibig sabihin po nito is ganito. So, mag-stop ang kotse. Mag-stop ang kotse. Sinasabi nyo lang na ang status or yung kotse is mag-stop. Okay? Hindi nyo sinasabi na ako mismo yung mag-stop. Okay? Sinasabi nyo lang yung status po niya. Okay po? Yan po ang kaibahan po ng transitive sa intransitive verb. So, sana po matandaan po ninyo yung dalawa pong kaibahan po ng transitive sa intransitive verb.
Okay po. Ngayon, meron po ako ritong mga verb na transitive verb. Okay? Sa transitive verb, ganito po tayo. Suke mas, sumas form muna po tayo. Then, meron tayong suke te imas. Kapag suke mas, ibig sabihin is mangyayari pa lang. Okay po. Kapag naman sinabing te imas, transitive verb te imas, ibig sabihin po ito is presently. Presenting mangyayari or nangyayari po sa kasalukuyan. Okay? Kapag naman po sa transitive verb, ang pinakadulo po nila is mashta. Okay po? Ibig sabihin po, kapag po sinabing suke mashta, tapos nang gawin ang verb, yan po is pang transitive verb. Okay? Pero tingnan po ninyo sa intransitive verb. Sa intransitive verb naman po, iba po siya. Okay? Sa intransitive verb po is ganito. Okay? Una muna po is mas form. Same lang po sila ng transitive at transitive verb. Ibig sabihin, kung ang suke mas is magbubukas, suke te mas is... Sukemas po is bubuksan, sukete imas is binubuksan, sukemashta is binuksan. Kapag naman, pagdating naman ng intransitive verb sukemas, ibig sabihin niya is magbubukas. Ngayon, next naman po niyan is mashta. Hindi siya te imas, okay? Bakit po? Yan pong sukemas po is magbubukas, then sukemashta is nagbukas. Then, sa pinakadulo po is te-imas. Okay? Ngayon, sukimas, ibig sabihin po is magbubukas. Sukimashta is nagbukas. Then, suy te-imas, yan po is bukas sa kasalukuyan. Yun po yung kaibahan po ng dalawa. Ngayon, para mas maintindihan po ninyo. Ngayon, di ba po maliwanag kasi bukas yung ilaw. Tingnan natin. So, ngayon, makikita po ninyo, pinatay ko po yung ilaw. Okay po? Ngayon, kapag sinabing sukimas, yan po, mangyayari, magbubukas ang ilaw. Sukimas. Magbukas na po yung ilaw, no? Ngayon, syempre, sa moment na nagbukas po niyan, dun po sa pinaka-oras na nagbukas diyan, yun na po yung tsukimashita. Okay? Pero sa kasalukuyan, ano ba sa kasalukuyan yung ilaw? Di ba yan po is bukas? Kaya diyan po papasok si Teimas. Siya po yung nasa dulo. Hindi po siya past tense. Okay po? Ibig sabihin, magbubukas, nagbukas, at yung presently po, kasalukuyan, na status po nung ilaw. Ganun po ang pagkakaiba po din ng transitive sa intransitive verb. Okay? Kaya, pangit nyo pong sabihin na parang nga sabihin nyo na kunwari, ang ilaw ay bukas. Kapag sinabi nyo denki o tsukete imas, ang ibig sabihin nun, binubuksan ng ilaw. Kaya dapat tama ang paggamit ninyo ng transitive sa ka-intransitive verb. Ngayon, paano ba sabihin na bukas ang ilaw? Kasalukuyang bukas ang ilaw. So, denki ga suite imas. Okay? Ngayon, sarado ang pinto. Meron po tayo sa transitive verb na shimemas. Ang katumbas po niya is shimarimas. Okay? Ngayon, shimemas transitive. Tandaan niyo, shimemas transitive verb. Shimarimas intransitive verb. Okay po? Ngayon, paano natin sasabihin ngayon na ang pinto ay sarado? Okay? Sarado ang pinto. Presenting sarado. Anong gagamitin ninyo? Shimemas or shimarimas? Shimemas transitive, shimarimas intransitive. Sabihin lang natin na ang pinto, sarado ang pinto, kasalukuyang sarado ang pinto. So ganito po siya. Dowaga shimatte imas. Dowaga shimatte imas. Okay po. E ngayon, hasabihin ninyo na sinaraduhan ko ang pinto. So paano gagamitin ninyo? Shimemas or shimarimas? Yan po is shimemas. So tantan sensei wa dowa o shimemashita. Yun po ang kaibahan po ng transitive sa ka-intransitive verb. Sana naliwanagan po kayo doon kasi kailangan nyo pong malaman ang pagkakaiba po ng dalawang yan para hindi po kayo mahirapan po at kasi po sa lesson 29 po more on transitive verb lang po kayo iikot po sa dalawang pattern po din yung pinakahuli naman po is hindi naman po ganun kahirap. Okay po? So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang noun ga intransitive verb te imas. Okay po? Noun ga intransitive verb te imas. Okay? Sensei, te imas na naman. Okay po? Te imas po ulit to. Kaya lang ang kaibahan nito sa lahat ng napag-aralan natin te imas, ang gagamitin po natin dyan is intransitive verb. Okay po? So, yan po yung pantukoy po sa status po ng isang bagay. Ngayon, syempre, kailangan nyo po siyang i-teform kasi marunong na naman po kayo, di ba? Malaman kung group 1 or group 2 po ba siya. Okay? Then, gagawin nyo siyang teform, then nalagyan nyo po ng imas. Okay?
Kaya po, intransitive verb te imas noun ga. Intransitive verb te imas, ibig sabihin po ng pattern po ito, sinasabi po ninyo yung status po mismo sa oras na sinasabi ninyo yung noun po or yung object na tinutukoy po ninyo. Okay po, sinasabi nyo po mismo yung status po sa oras na nagsasalita kayo nung kung ano po ang status po nung noun or yung object po na tinutukoy ninyo. Okay po, ngayon, tingnan po ninyo yung unang example natin. Meron po akong garasu ga waremas. Okay, garasu is glass. Okay, so ngayon, syempre waremas, intransitive verb na po siya. Kaya lang iba siya kapag naka-mas form saka naka-te-imas. Parang sa transitive verb te-imas na. Diba? Pag sinabi niyong tabemas, kakain. Pero pag sinabi niyong tabi-te-imas, yun po is kasalukuyang kumakain. Okay po? So, garasuga waremas. Waremas is to break or mababasag. So, garasuga waremas, ibig sabihin is mababasag ang glass. Yun po ang ibig sabihin po niyan. Okay po? Ngayon, syempre, kailangan po natin gawing te-imas yung waremas. Waremas, so e-sound po siya, so group 2. Para maging te-form po siya, sa po is magiging warete. So meron tayong garasuga warete imas. Garasuga warete imas. Okay po. Ngayon, kung kanina meron tayong garasuga waremas na ang ibig sabihin is mababasag ang glass. Mababasag, mangyayari pa lang. Kapag sinabi niyong garasuga warete imas, garasuga warete imas, ibig sabihin, sinasabi niyo yung status po ng bagay ngayon. Halimbawa, may glass ka, nakita mo may crack, ano sa Tagalog sabihin mo? Ang basag, ang glass. Yun lang po ang ibig sabihin niyan. Okay po? So, garasuga warete imas, ibig sabihin po is basag ang glass. Sinasabi ninyo yung mismong eksakto oras po na kung ano pong status po ng object po ninyo ngayon. Halimbawa, ito yung glass ninyo is basag po siya. So, gagamit po kayo ng te-imas para sabihin po kung ano po yung actual po na status po ng object po ninyo. Kasi pag sinabi niyong waremas, mamangyayari pa lang, mababasag pa lang siya. Okay po? Pero pag sinabi niyong warete-imas, ibig sabihin po niya is basag ang glass. Hindi po siya yung palagang babasagin or binabasag. Ha? Ulitin ko po, intransitive verb po to. Ito po ay may kinalaman lang sa status po nung object ninyo. Yan po yung tandaan po ninyo. So, garasu ga, particle ga, kasi intransitive verb, then garasu ga, warete imas. Okay po, sana po naintindihan po ninyo yun. Okay, next po. Madoga akimas. Madoga akimas. Okay? So, meron tayong madoga akimas. Akimas, ibig sabihin niyan is open. Okay? So, ang katumbas po niyan sa transitive verb is akemas. So, pag sinabi niyong mado o akemas, akemas ha, hindi po yung akimas na to ha, transitive po tayo, mado o akemas, ibig sabihin po is bubuksan ang bintana. Pero iba siya pag sinabi niyong madoga akimas. Kapag sinabi niyong madoga akimas, ibig sabihin is magbubukas ang bintana. Magbubukas ang bintana. Sana nag-gets niyo po yung pagkakaiba po ng dalawa. Okay po? Kasi bakit? Sabi niyo, anong status ng bintana? Magbubukas ang bintana. Okay po yun. Anong gagawin ni sensei? Bubuksan ng bintana. Doon papasok si transitive verb. Maliwanag po tayo. Ngayon, akimas po, gagawin po natin siyang te-imas. So, akimas, naka-isaw, matik, group 1. Paano magawing te-form ang group 1? Kailangan yung kantay nyo ichirite, biminde, kite, gide, shishite, shimashite, kimaskite, ikimas, ite. So, meron tayong ki. Ki, ang katumbas po niyan is ite. So, akimas po, gagawing te-form, yan po is magiging ay te-imas. So, madoga ay te-imas. Madoga ay te-imas. So, madoga ay te-imas. Ang ibig sabihin po niya is kasalukuyan pong status po nung mado. Ano ba yung mado? Mado is bintana. So, madoga ay te-imas. Ibig sabihin po nito is so, bukas ang bintana. Bukas ang bintana. Ngayon, sensei, paano naman pag yung transitive verb na akemas?
Pag naman sinabing akemas, yan naman po is si Tanta, kunwari, Mado o Akiteimas, binubuksan ang bintana. Yun po yun. Okay po? Kapag sinabing Akiteimas, sinasabi nyo kung yung status po ngayon. Halimbawa, ngayon, sasabihin po ninyo na bukas ang electric pan ni Simpuki. So, hindi po siya akemas kasi electronic devices po yan. So, ang gagamitin po ni Tsukimas. So, Simpuki ga, Tsuiteimas. Yun po yan. Okay po? Next po. Kikai ga kowaremas. Kikai ga kowaremas. Okay? Sometimes, ang ibig sabihin po talaga ng kowaremas is masisira. Okay po? So, ngayon, so kikai ga kowaremas, ibig sabihin masisira ang machine. Okay po? Sometimes, di ba, nagkakaroon kayo ng salita na, uy, huwag mong upuan yan, masisira yan. Okay po? Hindi po pinasabihin na, huwag mong upuan yan, sisirain mo yan. Hindi naman po tayo ganun. Di ba? Okay po. So kapag ganun yung status ninyo, sinasabi nyo lang kung ano yung magiging status or kung ano yung status ng object ninyo, dyan po papasok si intransitive verb. Okay po. So kikai ga kowaremas, ibig sabihin is masisira ang machine. Okay po. Ngayon, syempre, ikasalukuyan pong sira na yung machine. Sinasabi mo na nga po ngayon, nasira po yung machine. Okay po. So kikai ga kowaremas, gagawin po nating te form. So kowaremas, yan po is magiging kowarete imas. So, kikai ga kowarete imas. Kikai ga kowarete imas. So, kikai ga kowarete imas. So, kung kanina meron na kikai ga kowarete, kowaremas na ang ibig sabihin po is masisira ang machine. Kapag sinabi yung kikai ga kowarete imas, ibig sabihin po niyan is kasalukuyang sira ang machine. Sinasabi nyo kung anong status po ng object ninyo ngayon. So, sira po ang machine. Okay po. So, yan po is iba po sa transitive verb te imas. Ha? Okay po. Sana matandaan po ninyo or sana maintindihan po ninyo yung kaibahan po ng dalawa. Dito pa lang po tayo sa akimas saka sa akemas. Akemas, yan po ay to open. Ibig sabihin, bubuksan, binubuksan, at binuksan. Pero pag sinabi niyong akimas, magbubukas, nagbukas, bukas. Yun po ang kaibahan po ng dalawang intransitive sa transitive po na yan. Okay po? So please po, sana intindihin po ninyo mabuti yung kaibahan. At huwag po ninyo kakalimutan na lagi kong sinasabi na kapag transitive verb, sinasabi mo yung action ng isang tao, pero kapag sinabi mo namang intransitive verb, sinasabi mo kung ano yung status po ng object mo ngayon. Okay, so ngayon naman po is another example pa din po ng noun ga intransitive verb te imas. Okay? Parang mas maganda po example to kasi mas nagamit po siya sa sentence po na to. Okay po, tingnan po natin yung unang example po natin. Meron tayong denki ga tsukimas. Denki ga tsukimas, then meron tayong imas, imasen po. Ginawa ko lang naka-negative po dito. So, denki ga tsukimas. Gagawin muna po natin te-form. So, tsukimas, ang te-form po niyan is suite. So, meron tayong denki ga suite imasen kara dare mo inai to omoimasu. So, denki ga suite imasen kara dare mo inai to omoimasu. Okay? So, meron tayong yung denki ga suite imasen kara. Naglagay tayo ng isang sentence na ganyan. Denki ga suite imasen kara. Ngayon, anong ibig sabihin po niyan? So, ang ibig sabihin po niyan is ganito. Dahil hindi bukas ang ilaw, dare mo inai to omoimasu. So, napag-aralan nyo na yung to omoimasu. Sa tingin ko, walang tao. So, meron tayong denki ga suite imasen kara dare mo inai to omoimasu. Ibig sabihin po, meron tayong suite imasen. So, suite imasen, dahil hindi
bukas ang ilaw. So presently, dahil hindi bukas ang ilaw, sa tingin ko, walang tao. So dahil hindi bukas ang ilaw, sa tingin ko, walang tao. Ang gamit po dyan ng temas po is naka-negative naman po siya. Okay po? So marami pong mahaba po yung sentence na yan. Kaya mas maganda pong tingnan po ninyo kung paano naging ganyan po yan. Okay po? Siyempre, di ba pag minsan naman, sabi, ay, may tao kaya sa bahay nila? Sabi nung kaibigan, ay, patay yung ilaw, tingin ko wala. Patay yung ilaw. Okay po? Or hindi bukas yung ilaw. Okay po? Siyempre, sabihin po ninyo yun. Ngayon, paano siya ni Hongo yun? Isip nyo, patay, ang patay is ano eh, keshimas eh, baka keshimas. Hindi po keshimas. Okay po? Keshimas is papatayin yung ilaw or pinapatay yung ilaw. Kaya nga po, mahalaga din po itong intransitive verb teimas po ito. Okay? Next example po, dowaga kakarimas. Okay po? So, kakarimas, kakarimas po, gagawin muna po ito siyang teform. So, ano po bang teform ng kakarimas? Kakarimas po, ibig sabihin muna po niya is to be locked. Ibig sabihin po is lakalak, maglalak po. Maglalak. So, kakarimas, gagawin muna po natin siyang teform. So, kakarimas, yan po, ang teform po niyan is kakate. So, meron tayong dowaga, kakate imaskara na kanihairemasen. Dowaga, kakate imaskara na kanihairemasen. So, nagkaroon tayo ng dowaga, kakate imas. Kakate imaskara. Okay po? So, dowaga, kakate imaskara na kanihairemasen. So, ang ibig sabihin naman po, kapag sinabi yung dowaga, kakarimas, is maglalak ang pinto. Pero, pag sinabi yung dowaga, kakate imas, ang ibig sabihin na po nito is dahil nakalak ang pinto, so kakatimas, nakalak, kasalukuyan nakalak. So dahil nakalak ang pinto, nakanihairemasen. So nakahairemasen po tayo, naka-esound po yung hairemasen. So yan po is potential. Ibig sabihin po dahil nakalak ang pinto, so hindi makakapasok sa loob. Dowaga kakate maskara na kanihairemasen. Ibig sabihin po is dahil nakalak ang pinto, hindi makakapasok sa loob. Okay po? So ang gamit po dyan ng ngayon ng teimas, teimaskara po siya. Okay? Next po, fukuga senta kustemo mada yugoremas. Yugoremas, yan po is to get dirty. Okay po? Or madudumihan. Okay po? Yugoremas po, yan po is gagawin nating teform. So, yugoremas, naka-esound, so group 2 po siya. Ang teform po ng yugoremas, yan po ay yugorete. So, meron tayong fukuga senta kushitemo, mada yugorete imas. Fukuga senta kushitemo, mada yugorete imas. Okay po. So, fukuga senta kushitemo, ang ibig sabihin po nito is kahit nalabhan ng damit. So, mada, yugorete imas. Ang naalala ninyo sa mada noon is mada, laging negative. So, mada, masen. Di ba, ang mada is may dalawang ibig sabihin. Still and not yet. Yung mada, kapag ang katabi niya ay negative, not yet siya. Pero yung mada, kapag ang kadikit niya is te imas, yan po is still. Okay po? So, kahit nalabhan ng damit, mada, yugorete imas. Ibig sabihin po nito is okay? So, kahit nalabhan ng damit, madumi pa din. Okay po? So, yan po yung example po natin para sa noun ga intransitive verb te imas. Okay po? Sana maliwanag na sa inyo ang kaibahan po ng dalawa, ng transitive verb saka intransitive verb. Kasi po, kapag ang ginamit nyo po dito is verb, transitive verb te imas, ang magiging ibig sabihin po nyo is kasalukuyang ginagawa nung doer po ninyo yung verb. Okay po? Kaya po, sana intindihin ninyo na iba po, transitive verb po para malaman kung ano yung action po. Pero kapag naman po yung intransitive verb, para malaman po kung ano po yung status po ng object po or noun po na tinutukoy po ninyo. Next pattern po natin ay noun wa intransitive verb te imas. Noun wa
intransitive verb te imas. Okay, sensei, parang parehas naman siya nung kanina. Hindi po, magkaiba po sila. Okay po, anong pagkakaiba ng dalawa? Particle po. Okay, kung kanina, particle ga. Ngayon naman po, is a noun wa. Particle wa. Ngayon, ang tanong sa inyo ng mga nasa isip nyo ngayon is, sensei, anong pinagkaiba ng dalawa? Okay? Ganto po ang pinagkaiba ng dalawa. Gumagamit kayo ng noun wa, intransitive verb te imas, kapag ibig sabihin, yung tinutukoy ninyong bagay or yung noun po na tinutukoy po ninyo ay nakikita ng listener po ninyo or alam po mismo ng listener kung ano yung bagay na tinutukoy po ninyo. Okay po? Ibig sabihin, more on, mas ginagamit siya kapag mismo magkaharap kayo tapos yung bagay na tinutukoy ninyo is nakikita nyo lang po sa paligid po ninyo. Okay po? Halimbawa, ngayon, sasabihin mo, pinto. Nakikita ko yung pinto, kayo yung kausap ko. Nakikita nyo rin yung pinto. So, imbis sabihin ko na do waga shimatte imas or sarado ang pinto, sasabihin ko is do wawa shimatte imas kasi nakikita po ninyo yung mismong object na tinutukoy ko. Alam po mismo ninyo yung mismong object na tinutukoy ko. Okay po? Kaya nga po, sa noun wa pong ito, more on, mas ginagamit po siya kapag merong kono, sono, ano, noun wa, or kaya naman po, kore, sore, are. Okay po? Mas ginagamit po siya doon. Nilalagyan po yan ng kono, sono, ano, kasi po, more on po, mas specific po siya compare po sa noun ga. Okay? Pero sensei, oh, kahit po ba alin dyan, okay lang naman po kahit alin dyan yung gamitin po ninyo. Kaya nga lang, kagaya po ng sinabi ko, kapag po magkausap kayo at yung bagay na tinutukoy po ninyo is nakikita po ninyo at alam po mismo ng listener kung ano yung bagay na yon, as much as possible, gagamit kayo ng noun wa. Kaya lang, syempre, mas maganda rin kung gagamit kayo ng noun wa, gumamit kayo ng kuno, sono, ano, noun, then wa. Yun po lang yung kaibahan po ng dalawa. Pero yung meaning same pa din po. Okay po? Ngayon, para mas malinaw, tingnan po natin yung example po natin. Meron tayong kono, fukuro wa, yaburemas. Okay? So, yaburemas, alam nyo na po ang ibig sabihin ng yaburemas. Yaburemas po is punit. Mapupunit po. Mapupunit. Kasi nakamas pa lang naman eh. Ngayon, yaburemas, gagawin natin teform. Ang teform po ng yaburemas, yan po is magiging yaburete. So, meron tayong kono fukuro wa yaburete imas. Kono fukuro wa yaburete imas. Okay? Ang pinagkaiba lang, ulitin ko, is yung particle po ha. Kaya nga, kagaya ng sinabi ko, mas maganda kung gagamit ka ng wa, is talaga mo ng kono, sono, ano, kasi alam naman po ng kausap ninyo kung ano yung tinutukoy po ninyo. Para mas malinaw po lalo. Kasi syempre, kapag madaming bintana, may bintana rito, may bintana doon, aling bintana? Diba? Konomado or sonomado. Pwede po yung ganun. Okay po? So, kono fukuro wa yaburete imas. Ang ibig sabihin po nito ay so, ang bag na ito ay punit. Kung may hawak akong bag, ang bag na ito ay punit. Okay po? Mismo nakikita ng kausap ko kung ano yung bag na sinasabi ko. Mismo alam nung kausap ko kung ano mismo yung object na tinutukoy po. Tinutukoy ko. Diyan po kayo gagamit ng noun wa. Okay po. Next example po. So no chawang wa waremas. Waremas, ibig sabihin po ng chawang is yung bowl. Okay po. So no chawang wa waremas, ibig sabihin mababasag yung bowl na yan. Okay po. Kaya ng waremas, gagawin po nating teimas. So, waremas, ang teform po ng waremas is warete imas. So, sono chawang wa, warete imas kara, sutete kudasai. Sono chawang wa, warete imas kara, sutete kudasai. Okay, so ibig sabihin po ng sono chawang wa, warete imas kara. So, meron kayong warete imas kara. So, tete kudasai, ibig sabihin po nito ay
okay? Dahil ang bowl na yan ay basag, itapon mo na. Kasi meron kang sutete kudasay, di ba po? Pautos po yung sutete mas to throw or itapon po. So, dahil ang bowl na yan ay basag, itapon mo na. Okay po, kagaya ng sinabi ko po kanina po, mas maganda po kung gagamit kayo ng noun noise, talagyan nyo po ng kuno, sunod, then ano. Okay po, next example po. Ano iso ni swatte mo iides ka? Ano iso ni swatte mo iides ka? So, sana naman naalala nyo pa po itong temo iides ka. So, ano iso ni swatte mo iides ka? Ibig sabihin po nito ay... So, pwede bang umupo sa upuan na yan? Okay? Pwede bang umupo sa upuan na iyon? Kasi, ano po yan? So, pwede bang umupo sa upuan na iyon? Okay po. Ngayon, syempre, tingnan nyo po yung sagot ni B. Iye, arewa, kowarimas. Okay po. Kowarimas. Kowarimas po yan. Malambot po yan. Kowarimas. Okay po. So, kowarimas yan po is yung sira. So, kowarimas, gagawin po natin teform. Yan po is... kuwarete imas. So, iye arewa kumarete imas yo. Iye arewa kuwarete imas yo. Okay. Meron kayong yo dito. Okay. Sensei, kailan ba ginagamit yung yo? Unang gamit ng yo is pang strong ng sentence. Ibig sabihin, nagiging parang informative ka. Ibig sabihin, ini-inform mo yung kausap mo na sa isang bagay or tinatama mo siya. Halimbawa, sabihin niya ngayon, kyo wa nichiyo bides. Ah, iye, mokuyobi desyo. Ibig sabihin, hindi mali ka, Webes ngayon, mas ini-inform mo po siya. Or, mas pinag-i-strong mo lang po yung sentence mo. Watashi wa sensei desyo. Sensei ako ah. Parang ganun po ang ibig sabihin po ng yun na yan. Okay po? So, iye, are wa. Ngayon, ang ginamit ko naman is are wa. Kagaya ng sinabi ko, okay lang din po yan. Kasi nga po, ginagamit lang yung noun wa kapag mismong alam ng kausap o nakikita ninyo parehas yung bagay na tinutukoy po ninyo. Okay po? Kaya iye, arewa, kuwarete imas yo. Ang ibig sabihin, kuwarete imas yo, hindi po kuwarete imas yo, hindi po syo, mas yo. Yun po yan. So, iye, arewa, kuwarete imas yo, ganun po yan. Okay? So, ang ibig sabihin po niyan is, hindi. Hindi iyon ay sira. Hindi iyon ay sira. Okay po. So yan lang po yung kaibahan po ng so kanina. Noun wa intransitive verb te imas, saka noun ga intransitive verb te imas. Kapag noun ga intransitive verb te imas, more on hindi alam ng kausap mo kung ano yung tinutukoy mo. Pero kapag naman po noun wa intransitive verb te imas, alam ng kausap or nakikita ng kausap mo yung bagay na tinutukoy mo po. Kaya as much as possible, gagamit po kayo ng kuno, suno, or kaya naman po ng ano, or kaya naman sorkore, sore, or kaya naman po ng are. Okay po, napakadami pa po nating intransitive verb. Okay, halimbawa, sabihin natin, ang bulaklak na yon ay nag-bloom or bumulaklak na or nag-bloom na. Okay po, bulaklak na yon. So, ano hanawa sakimas? To bloom po yon. Ano hanawa saiteimas? Ano hanawa saiteimas? Ibig sabihin, ang bulaklak na yon ay nag-bloom na. Yun po ang ibig sabihin po ng sentence na yon. Okay po? So sana naintindihan po ninyo ang pagkakaiba po ng noun ga, noun sa noun wa intransitive verb te imas.